How de katropa ko ay tipu at your service. You have two options to bridge your PLDT home fiber gateway. Una, tumawag po kayo sa PLDT sa 171 at mag-request po kayo na i-bridge ang inyong PLDT home fiber gateway. So yung response time po dyan mga katropa, kung swertehin po kayo, minuto lang, oras, minsan araw, minsan isang buwan. Yung second option naman is to manually bridge your PLDT home fiber gateway using this guide. Do this at your own risk. So, kinabahan ka mga katropa dahil nga sa may at your own risk, di ba? So, isopo lang po yan mga katropa na meron po tayong disclaimer. So, una sa lahat, thank you po sa Backspace server sa Discord. Sa lahat ng admin at crews po. Crews. Sa lahat ng admin at sa mga crews. Gusto ko sanang i-link yung Backspace channel kasi meron ako nakitang Wi-Fi crack content. So, medyo nag-alanganin po tayo kasi baka pagalitan po tayo ni YouTube. So, anyway, acknowledge ko lang, this video po will not be possible without their help. To successfully bridge your PLDT home fiber gateway, we need the following. Number one, we need the Ethernet cable dahil yan po yung gagamitin natin to connect our PLDT bridge router papunta sa ating third-party router. And number two, pinaka-importante sa lahat, pero bakit number two? So, dapat meron kang third-party router na merong WAN port as in WAN. So, hindi po pwede dito yung ISP router, so dapat meron pong WAN port. So, like the TP-Link, Tenda, so on and so forth. At huwag po niyong i-bridge ang inyong PLDT home fiber router kung wala po kayong third-party router. Number 3, PC at Chrome browser. Number 4, we need to install a TamperMonkey browser extension. So, Chrome extension po yung gagamitin natin. Number 5, we need to install the user script. And number 6, we need to access our admin PLDT account. After bridge mode, anong mangyayari? Number 1, hindi mo na po ma-access ang yung PLDT home fiber gateway, yung 192.168.1.1. Pero meron pang paraan, papakita ko sa inyo sa next video po natin. Number 2, magamit nyo pa din po yung Wi-Fi ng inyong PLDT home fiber gateway, but not recommended for safety reason. Number 3, mag-throttle down daw po yung ating bandwidth. So by 50%. So ibig sabihin, kung 100 Mbps po yung planin nyo, bababa daw po siya sa 50 Mbps. So, lugi naman tayo doon. Totoo ba? Malalaman po ninyo mamaya. And number 4, kung na-unsigen na po yung connection, kapag na-bridge mode mo daw, after bridge mode, babalik daw po sa CGNAT. Totoo ba? Malalaman din po ninyo mamaya. So, umpisa na po natin katropa. Ang una po natin gawin ay mag-speed test po tayo before bridge mode para makita po natin kung totoo bang affected yung speed po natin by 50%. So, yan po yung speed natin mga katropa before the bridge mode. Number 2, open na po natin yung Chrome browser po natin. I-search po natin sa Google ang TamperMonkey. Add to Chrome. Add extension. You will see this message mga katropa after successfully install the TamperMonkey extension. If you click this Chrome extension icon, makikita mong nandyan na si TamperMonkey. Number 3, meron po tayong link sa description box mga katropa. Paki-copy nyo na lang po at i-open po ninyo sa Chrome browser. Then you will be redirected dito sa install page. So, i-install lang po natin. This will install the PLDC patches user script. Huwag po kayo matakot mga katropa dahil hindi po ito mai-install sa ating PLDT home fiber gateway. So, sa browser lang po ito. So, ang layunin lang naman po nito mga katropa is parang elevate lang po yung user rights po natin para ma-configure po natin yung settings na hindi po natin ma-configure under normal mode. As you can see, katropa, ang bilis niya lang po ma-install. To check kung naka-install po siya, i-open nyo lang po yung link, the same link, sa Chrome browser at makikita po ninyo na instead of install, reinstall na po yung nakalagay. Ibig sabihin, we successfully installed the user script. At makikita din po ninyo yan sa dashboard ng TamperMonkey. Ngayon, access naman po natin yung ating admin PLDT account. Meron po tayong link sa description mga katropa kung paano nyo ma-access ang yung admin PLDT account. Kung na-access mo na ang yung admin PLDT account, navigate po tayo sa network, sa broadband settings,
As you can see, katropa, wala po akong internet connection kasi nga RP2649 po yung sa akin. So, kaya tinanggal ko yung FOC for me to be able to access my admin PLDT account. So, dito na po tayo sa service type. I-change lang po natin ito from TRO69_Ethernet to Ethernet. You won't be able to change this mga katropa kung hindi po ninyo na-install yung Tamper Monkey at yung user script. So, kaya mahalaga po na na-follow po ninyo yung guide po natin mula sa simula, yung step-by-step guide po natin. So, ngayon, i-click na po natin yung apply. So, kung tinanggal mo po yung FOC, pwede mo na itong ibalik ngayon. Now, i-uncheck na po natin yung LAN 2-3-4 at lahat ng SSIDs. So, ito po yung recommended mga katropa, lahat i-uncheck po except LAN 1. Sa akin, for this guide, hindi ko po in-uncheck yung SSID 1 ng 2.4 at ng 5 GHz. Kasi meron lang po akong i-check. Pero recommended po natin mga katropa, uncheck po lahat for security reason. So, except lang sa LAN 1. So, dito sa connection type, change na natin ang route to bridge. And then click apply for the changes to take effect. As you can see katropa, nawala na po yung IP mode at yung 1 IP mode. Ngayon, i-connect na po natin yung ating third-party router sa ating PLDT yung fiber gateway. So, sa LAN 1, the connection must be LAN 1 from our PLDT fiber gateway or modem router. Naka-bridge mo na po yan. Papunta sa 1 port ng ating third-party router. Goods na po yan mga katropa. I-try lang po natin i-access yung ating PLDT home fiber gateway. So as you can see mga katropa, hindi na po natin ma-access ng ating PLDT home fiber router. And upon checking po, nasa subnet na po tayo ng ating third party router. Mag-speed test lang po tayo. Wala naman ang bago sa ating speed and actually, may slight increase nga siya. But from 84 Mbps kanina, naging 94 Mbps siya. At yung ansiginat, naka-ansiginat po tayo. So, makikita nyo mga katropa, ansiginat pa din naman po tayo after the bridge mode. So, yung IP po, hindi po 100. Again, thank you po sa Backspace community. Kuya IT, hindi ko kaya mag-bridge mode. If you need assistance mga katropa, meron po tayong tech coaching. Paki-PM lang po sa Kuya IT official sa FB page po natin. Ano ba ang purpose nitong bridge mode na to? So, misconception po sa iba, kapag mag-bridge mode daw, bibilis daw po yung internet connection. So, hindi po ganun mga katropa. Ang main purpose po nito mga katropa, is palitan lang po natin yung ating main router. So, instead of PLDT yung fiber gateway, papalitan natin na mas magandang third-party router. Siyempre, tulad po ng computer mga katropa, kung mataas po yung processor, mataas yung RAM, maraming features, diba? Mas maganda. So, ganun din po sa ating router. So, kung palitan po nyo ng magandang third-party router, merong mataas na RAM, processor, at merong features, makakatulong po yan to stabilize and to protect your network. Ang maganda lang dito mga katropa ay hindi na po natin kailangan i-access pa yung ating PLDT router kahit mag-upgrade, mag-update pa yung si PLDT na yan kasi nakafocus na po tayo sa ating third-party router. So, ibig sabihin, more freedom na po tayo to manage our own network. Pero syempre, more responsibilities din, di ba? Ang tanong, paano naman po natin i-unbridge o ibalik sa route yung ating PLDT yung fiber gateway? So, in case nasira po yung third-party router po natin, so gusto mo ibalik muna siya sa route or sa unbridge. So, pwede ba? Paano? Yan po yung pag-uusapan natin sa next video.